Hello, everyone! Welcome to Safe Zone, inyong sweet Sunday tambayan kung saan feeling safe ka. Grabe, isang linggo na naman ang lumipas. Parang last week lang pinag-uusapan natin yung mga pains and heartbreaks ninyo. Diba? Pero ngayon, nandito na tayo at nasa third webisode na tayo. At meron na naman tayong exciting na pag-uusapan tonight. Ayan, alam ko may hinahanap ba kayo? Okay, may hinahanap ba kayong kasama ko? Alam ko, kanina nyo pa hinaabangan yan. So, okay, mag-ala, may kasama ako tonight. And meron ba kayong hula? Lalaki ba to? Babae? Ayan. So, tonight, makakasama ko ay isang man of God. Ayan, grabe. At ito pa, ha? Single. No, yan. Tawagin na natin ang makakasama natin ngayon. Gabi na to, tumambay. Kuya Carl! Hello! Finally, we're live and alive ngayong gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat ng ka-safe zone. Grabe, Ate Jamey. Na-pressure naman ako sa introduction mo. Very, very slight lang naman. Grabe po yun. Oh. But I'm so excited to be with you po ngayong gabing ito. Maraming salamat sa pag-imbita po sa akin. And of course, again, magandang gabi na din po sa mga nanonood sa atin ngayon na talagang sumubaybay simula kanina at hanggang ngayon ay talagang hindi bumitiw. Talagang kumapit ng kumapit para sa atin. Kaya salamat na ang mga viewers. Just comment down below your name, your location. Dahil mamaya, okay, magsa-shoutout kami. Isa-isay namin ang inyong mga pangalan at babasahin namin kung ano ang gusto ninyong ipa-shoutout. Correct. Mamaya mangyayari yan. At Kuya Carl speaking. Oh, babasahin. Alam mo ba, ang dami na naman natin katanungan galing sa ating mga ka-save zone. Pero habang kami nagsasalita ngayon, comment down below, ha? Comment down below. And of course, pwede na kayo magsabi kung saan kayo located, okay? Saan ba kayong lupalop ng bansa ngayon? Okay, and of course, ayan, Kuya Carl, sabi ko nga kanina, maraming katanungan. Okay, ang nangyari at may mga natanggap tayo na maraming questions from our netizens sa aking IG story. Wow. At ito, isa na yan sa mga tatanungin natin ngayon, Kuya Carl. Exciting yan! Grabe, talagang inaabangan ko yung mga IG. Yes, inaabangan ko yung mga IG stories mo, no? At talagang meron nagpakuha ng attention ko na isang tanong na nanggaling kay at Jamey or Jamey. Ito ang tanong niya, okay? Bilang isang babae, paano mo po malalaman na ready ka na magpaligaw? Tumaya po sa oral, Ate Jamey sagutin. Gusto ko yan, Carl. Alam mo, ako, nung nalaman ko na ready na ako magbaligaw before I encountered Kuya John, was yun nga, nalaman ko, alam ko, it was really my season already na umabot sa point na kasama siya sa prayer list ko, umabot sa point I am really praying for it. Mm. Tapos, binigyan din ako ni Lord ng unmistakable peace, yung peace that comes from Him na wala kang worries, wala kang doubts na gano'n, yung gano'ng feeling, totoo pala yun. And of course, yun nga, yung may permission na rin ng magulang. Ayan. And of course, malalaman mo na nasa right season ka na. Of course, maganda na graduate ka na. Diba? Graduate ka na sa school. Mm. Tapos, ano pa ba? Yun, of course, talagang may permission ng mga godly men around you. Gusto mo yun? Wow! Gusto ko yung sinabi mo. Ayan, gusto ko yung sinabi mo na unmistakable peace ka. Okay? Doon mo malalaman na ready ka na kasi merong, kapayapaan inside of you. Oo. Yes. Pero hindi ka mapapayapaan, hindi kayo rest in peace, ha? Iba yun. Okay? Tama, iba yun. Sabi naman ni Seresa, ito Kuya Carl, 8-8, tatanong ko sa'yo ito, ha? Sabi okay, niya, kailan po ba masasabi, okay, na ready ka na emotionally? Okay. Wow. Grabe, mukha parang mabigat ata yung tanong, no? Pero exciting naman din yung tanong. Kailan po masasabi na ready ka na emotionally? Siguro for me, no? Masasabi mo na ready ka na emotionally kung yung emotion mo ay stable. Hindi ka emotional. Okay. Siyempre, number one dyan, decision-making process mo. Kung hindi yung parang bara-bara ka lang, tama ba? Hindi mo alam kung paano ka mag-decide sa ganitong bagay. May gusto mo to, gusto mo yan. I think, no, for me, masasabi mong ready ka na
emotionally, kung ikaw mismo, yung emotion mo, yung decision making mo, kasi sa akin, number one is yung decision making, kailangan stable ka doon. Dapat maalis ka doon. Oh, dapat sa kayo, di ka lito, di ba? Parang mamaya gusto yes. mo na pakuan, mamaya gusto mo na malamang, ano ba talaga? Dapat firm! Tama ka dyan. Oh, meron po, yes, meron po dito nagtanong, Ate Jamey, oh, from Dennis. Yes. Grabe, sabi nga, ano pong tamang response kapag umamin sa'yo? Pinikilig ako talaga. Okay, ano kaya? Ano pong tamang response pag may umamin sa'yo? Okay, nung simple lang girl, di ba? Siyempre, wag ka mo lang pahalata na kilig na kilig ka. Parang, crush mo ako, crush din kita, di ba? Parang, umamin ka. Yes. Okay. You need to, kaya nga pursuit eh. Kaya nga, the man should pursue the woman. Ibig sabihin, clueless pa siya, di ba? Mm. Ibig sabihin, wala pa siyang nakukuha anything. Kaya nga pursuit, meron bang pursuit na nakukuha mo na? Di ba? Nahihirapan, dapat talagang sinusuyo, di ba? Pinipleased, and all that. So, nung, siguro magandang tamang response muna is, wag ka mo muna magpahalata, okay? And then, give right answers. Oh, wow. Tapos, as kunyari, yes. Okay, let me pray for that. Or, okay, have you asked my parents already? Oh, O kaya, if whether it might be a yes or a no, let's pray for it. Oh, diba? And then, yes. From there, ayan, from there, sige. Ano, establish na lang muna yung friendship and all. Oh, ayan. Tama. Grabe, Kuya Carl, ha? Iba talaga, ooh. No? Kaya maganda malamit natin ang perspective ng both sides ng babae at lalaki. Tama ba, Kuya Carl? Tamang-tama ka dyan, Ate Jamey. Kaya excited na din ako. Okay, dahil tonight, alam ko may in-invite tayo para makasama natin sa kwentuhan natin. Okay? Pero bago yan, ihanda natin yung excitement nila, no? Bago tayo mapasarap sa usapan natin, Ate Jamey, i-shoutout muna natin ang mga viewers natin, ang ating mga ka-save zone na nanonood sa atin ngayon na live na live. Ayan, gusto ko yan. Kuya Carl, masabi naman natin yung mga nag-abang talaga. Pwede mo ba natin? Mm-hmm. Pwede mo ba sila i-shout out? Go. Ayan, sige. Nag-open ako ngayon. Nag-open ako ngayon. Baka meron ka dyan. Ayan. Ay, meron na. Sine-check ko ang kanilang... Actually, kanina meron ako na nakita from Pampanga. Ha, merong post dito. Sabi niya, he is from Pampanga. Meron tayo dito. From Gambales. Hello sa mga friends natin, mga patambayers natin from Pampanga, from Gambales. Ito si Kimberly from Japan. Wow. Hello sa inyo lahat dyan. Meron ko ba bang nababasa dyan? Ayan, sige, thank you for staying with us, Ate Ruth Guevara. Ayan, nagtinag niya pa yung kanya, I don't know, ate niya ata. Tapos si Ate Jeanette din. Guevara na nanonood sa atin ngayon live na live. And then meron din tayong mga viewers from Zambales. Hello, Ate Michelle Regina. Wow. Thank you for watching and staying with us tonight. And then si Ate Roda Badion from North Caloocan. Wow. Hello po sa inyo dyan. Meron din tayo si Tiffany. Tiffany, hello from... Si Tiffany, galing siya sa Caloocan. Si Jam also from Caloocan. Hello guys, welcome. Very, very welcome kayo sa ating stage. Hello. Tama ka dyan. Meron din dito, no? Nandito din si Joyce Millurin na nanonood sa atin. Kakapasok lang. Hello sa inyo. At si Ate Zek Cash Asegi na nanonood din sa atin. Si Ate Zeya Kalubiran. Ayan, tinag niya pa ang kanyang mga kaibigan na si Abigail Talastas. China Kabaya Kalubiran. Talagang hindi nagpahuli at tinag ang kanilang mga kaibigan. Oo, ganyan talaga dapat tinatag natin. Ngayon. Tinatag natin ang mga beshi natin para lahat tayo natututo. Yes! So, yan. Si Shawi din from Tinangonan. Hello sa inyong lahat dyan. So go, Kuya Carl! Grabe, ibang klase ang ating mga ka-save zone. Ang bibilis mag-type. Kakapasok lang. Type na agad na gusto nilang magpa-shout out. Pero sa mga hindi naman natin mababanggit sa mga oras na ito, huwag po kayong mag-alala. Dahil mamaya, okay, huwag kayong mag-alala. Dahil mamaya, babasahin pa namin ang inyong mga comments. At samahan niyo po kami hanggang dulo dahil meron kami inihandang sorpresa para sa inyo. Hindi lang yan, sorpresa na may pa-premyo. Wow, grabe naman yung Kuya Carl. Tama,
surprise test. Na-surprise mo na ba siya? Okay, hugot yan. Okay, iba yan. Okay, may game pa tayo ngayon, Kuya Carl. Ibibigay kami cellphone. Charing, hindi. May ibibigay tayong cellphone number tonight. Ito po ang mechanics. At ang numbers na yon ay ibibigay namin each segment. Yes, you heard it right? Each segment po. At makukompleto ito sa dulo ng ating episode. So, paano mananalo, Kuya Carl? Ang pinakaunang makakatawag sa dulo ng ating Facebook Live ay mananalo ng 200 pesos. No! Grabe, no? Nanood ka na, natuto ka pa, nanalo ka pa. Ikaw na! Grabe pala dito sa save. So, talagang tatambayan ko to every Sunday night. No, talagang nanood ka na, natuto ka pa, may premyo ka pa. Ka pa. Grabe na. Kaya naman, simulan na natin ang first four numbers na ibibigay natin sa ating mga ka-safe zone. Kaya kung may ballpen ka, may notebook ka, may cellphone ka, ilista mo na dahil ang first four digit ng ating number ay 0, 9, 4, 5. Correct! 0, 9, 4, and 5. So please take note po, the rest of the numbers ay ibibigay namin, okay, mamaya sa mga susunod pa namin na segment. At alam ko na excited na ang ating mga ka-safe zone sa kwentuhan natin tonight, Ate Jamey. Kaya naman, huwag na natin pang patagalin ito. Ako din, excited na ako. Ako din. Actually, di ako nakatulog sa mga guests natin tonight, ha? Hindi ako talaga nakatulog. Sobra excited ako. Isa sa mga pinaka-inaabangan natin lahat sa part na ito. And it is time for us to hear our safe stories. At ang ating mga makakasama for tonight. Drum roll, please. Wow! Let us all welcome Ate Mitch and Kuya Neo! Hello! Woo! Finally! Finally, guys! We are alive! Maraming salamat sa inyong patience, ating mga safe stories. Ate Mitch and Kuya Neo. Okay lang yun. Sanay kami maghintay! Woo! Ganun talaga. Ganun talaga, sanay maghintay, sanay alam mo na. Yeah, expert. Gusto ko yan. So guys, ganito, magpakilala muna kayo. Siyempre, magbigay naman kayo ng konting background sa ating mga ka-safe zone tonight. Ate Mitch, ikaw ito na mauna. Hi mga ka-safe zone, I am Michelle Santiago. Yes. Wow, taray. Ano ba sabi ko? Wow, I'm the pastor of Life Giver Metro. I'm also a worship leader, tama? And yun. Wow, yun so na, simple citizen of the Philippines. Wow! Gusto ko to. Okay, ikaw naman, Kuya Neo. Magandang gabi po, mga ka-safe zone. Ako po si Neo Rivera, Son of God. Wow! Uy, masyado tayong Christian tonight. Grabe na to. Neo Rivera po, theater actor, host, tumatumbling din po paminsan-minsan, minsan kumakain ng apoy. Pero ang pinaka-importante doon ay searching. Yes! Wait lang ha, nanawindang ako din sa searching. Ano soul searching ba yan? Kaluluwa ba yung ano mo, sinasearch mo? Yun na lang. Kung ano yung pwedeng ma-search. Sa internet, o. Pwede rin mag-search. Diba? I-google natin. Ganon. Grabe naman pala itong mga kasama natin. Okay, ka pa dyan. Grabe, nababaliw na ako ngayon yung palang sa mga kasama natin. Kami lang to, Carl. Again, welcome po sa inyo, Kuya Neo and Ate Mitch. Welcome na welcome po kayo dito sa safe zone. Pero wait lang. Okay, kasi every time na may guest tayo dito sa safe zone, meron tayong laging big question. At for sure, masasagot ito ni Ate Mitch at ni Kuya Neo. And now, ay gusto ko yan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo, guys? Handa na tonight in safe zone. Ang tanong. Sige po ba kayo ngayon? Ang hirap. Iinom ako dyan. Hirap. Ang question.
Ayan. Sino unang sasagot? Single po ba kayo ngayon? Siyempre, kanina nauna si Ate Mitch. So, ngayon naman, nauna si Kuya Neo. Kasi Kuya Neo, Ate Mitch, parati namin tinatanong yan sa mga guests namin. At natutuwa ang ating mga ka-save zone kasi lahat single. Ang gagawa, ang pupogi, ang gaganda. Pero single at man of God at mahal si Lord. Ayun at na. Single, kayo ba? Yeah. Ano ba? Aminin niyo na, guys. Ikaw na yan eh. Okay, opo, single po ako at opo. Opo. Okay, guys. So, sa single at madaming hugo. Wow. At so sa mga ka-save zone natin, yung mga gustong mag-mine-mine dyan, hanggang mine na lang talaga. Sorry mo na. Comment mine na lang po. Comment down, comment mine below. At ipapadeliver po namin yan right sa inyong mga doorstep. Yes. Express delivery po. Depende kung gusto niyo lalo mo, Grab, ano ba yan, NBC, okay. Ikaw NBC. Naman, Ate Mitch, yes. Ikaw ba ay single? Yes, super duper. Super duper single. Pampira, ilang taon na tayo single, guys? Okay, yon. Wait lang, ilang taon na ba kayo? Ilang taon na ba kayong dalawa na single? Yung ilang taon na kayo ngayon? Yung age ngayon or yung ano ba? Siyempre, ilang taong single? Siyempre, oh, bawal magsinungaling. Anong katotohanan? Alam niyo na yon. Neo, ilang taon ka na, Kuya Neo? 27 po. Pero minsan acting 18, minsan acting 21. Yan ang. Oo, magaling ka dyan, umarte. Ikaw naman, Ate Mitch, ilang taon ka na? I'm just 21. Wow! Wow, ano, mas bata ka sa akin. Oh, kaysa mga, naglalag po tayo sa sinungalingan. 21, 5 years ago. Tama ba? Okay, so 26 ka. 26. Okay, so ito na, marami na tayo masyadong hanas. So Ate Mitch and Kuya Neo, kanina pa natin nag-uusapan yung mga about, you know, anong mga preparations bago tayo magpaligaw or manligaw. Ayan. So tatanungin na namin kayo ngayon, Kuya Carl, tama ba? That's right, Ate Jamey, kaya naman we prepared questions for you. Pero huwag kayong mag-alala dahil chill lang itong mga tanong na ito. Hindi ito yung mga pang Miss Q&A, mga pang Miss Universe, Mr. World, or kung ano pang mga pageant. Chill lang tayo dito, magkwekwentuhan lang tayo tonight. Pero wait lang, so, guys, wait lang. Kailangan may bangs din si Neo, di ba? Host pala ako ngayon, ano? Ikaw na kayo mag-host, sure. Kala ko host ako, guys. Sorry. Sige. Bilang game na game tayo dyan. Yan. Husay. Ayan. Wow, 16 years old po pala ako. Okay. So, ito na nga yung tanong. Alam mo kayo lang yung guest ang hirap tanongin. Ang dami yung sinasabi. Sorry. Kasi mga host din. Actually, host din po ata. Sige, eto na. Question number one natin. Kuya Neo and Ate Mitch, ano ba ang mga preparations ninyo? Since sinabi nyo kanina na yun na nga mga single kayo, at of course, anytime, di ba, pwede kayo mag-enter or manligaw at magpanigaw. Ano ba ang preparations ninyo na ginagawa bago kayo manligaw for you, Kuya Neo, at para bago ka magpaligaw, Ate Mitch? Ayan. So, sino unang mauuna dyan? Si Ate Mitch po muna. Ang husay mo. Ang husay mo doon. Ikaw ba host? Okay. Ano preparations? Go! Well, no. Preparation, of course. Nag-aral ka din, no? Tinapos mo yung pag-aaral mo. Meaning, ready ka. You have matured enough. You have learned enough para makapasok sa relationship. And for me, preparation, paano ba? Siguro tinapos mo muna yung trabaho mo as a single person. Wow! Kasi parang sinismo mo yun na yung moment, tapos na mag-isa ka, tapos, tama ba? Tama ba yung pagsagot? Saluhin mo muna ako, Neo. Tama, oo. Wow, very nice. Yun. Prepare, di ba? Kasi alam niyo naman kasi may batas tayo kailangan sundin. Ano yan? Tama ba yung ano? Keeping aside, you know,
sa point of view naman ng mga lalaki, mga guys, okay? Bilang tayo ang kailangan mag-pursue, ka tayo ang kailangan mag-pursue or maligaw, di ba? Kailangan prepared na rin tayo sa sarili natin. Hindi yung hahanapin natin yung, parang, hindi yung feel mo lang na gusto mong magka-girlfriend or pumasok sa relationship. Hindi lang ganun eh. Parang, kailangan, okay, kailangan, prepared ka in a way na, may word say si Lord, or yun, sinasabi ni Ate Jamey kanina talaga, na may, ano tawag doon, yung peace, yung, oh, yeah, yung, I mean word before the peace, unmistakable peace, yun. And, hindi lang sa girls, yun pati rin talaga sa guys, kasi, yung, pagpapasok kasi sa relationship, hindi to laro. Hindi to yung parang itatry mo lang, tapos pag ayaw mo na, pagod ka na, baba-out ka, magkukwit ka sa laro. Hindi to ganon. So, ibang klaseng paghahanda rin talaga. Like, wow. Emotionally, spiritually, lalo na spiritually. Correct. Kasi, lalo na, kapag dumaan kayo ayan sa lubak. Ayan na, si teacher niyo. Dumaan kayo sa lubak, nako. Diba? Yan yung, ano, yan yung mga kailangan natin paghahandaan. Yun lang muna. Ako, may andan ako. Of course, nag-pray ka. Sabi ni Kuya ni, okay, go off. Okay. Of course, you have prayed enough. Diba? Uh-oh. You prepared through praying sa sarili mo and then sa person na ibibigay sa'yo ni Lord. Okay. Ang ganda nun. Sabi ni Kuya niyo, pwede ba ako sumingit sa inyo dalawa? Sige. Naloloka ako sa dalawang to. Pwede magtrabaho. Palitan na kaya natin silang dalawa. Okay, you know, Nio, I like what you said about being emotionally and spiritually ready. Kasi dapat talaga no, emotionally stable ka. Diba, hindi pa bago-bago yung isip mo. And then, magandang factor din yung spiritually ready ka. You have deep relationship with the Lord. You are founded with God. Of course, dapat ang lalaki kasi sila mag-lead eh. Diba? Yeah. Kayo mag-lead eh. So, paano ka mag-lead in the future kung ikaw mismo ay hindi ka nagpapalid kay Lord? So, maganda yun. Mm-hmm. Isa sa mga matibay na foundation, preparation, is spiritual formation. Okay? Mm-hmm. At sabi naman, paki-quote yan, paki-tweet, paki-post mamaya. So, ganawa ni Ate Mitch, no? We really need to pray because prayer is a very powerful tool. Ate Mitch, yes. Ano bang mga panalangin mo sa isang lalaki? Ito nga, sige, magsabi ko nga ng mga panalangin mo sa isang lalaki. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Yung mga nagko-comment dyan na, nanginginig na yung mga lalaki dito. Ano, parang yung iba, of course, confidential, no? Kasi baka makompromise naman, pinilit nila yung isang bagay na hindi naman sila dahil lang, pamain-main-main. Sige, of course, yung gusto mo, no, ang pinagpe-pray mo na lalaki is man of God, na wala siyang ibang nire-rely, no, or he is so dependent to God. Ayan, and he loves God more than yung ako or yung family niya. Alam mo, si God talaga yung priority niya. And of course, ang pinagpe-pray ko ding man is a man of ministry na hindi kung ano-ano lang yung gagawin, but we'll do the mission together. Diba? Because for the past 15 years, no, nagmi-mission tayo. Ako, as a single person, talagang ginagawa mo yung purpose mo eh. No, sa pag-aasawa lang ba yun mapuputol dahil yung kinuha mo is not a mission partner. So yun, so far dalawa lang muna para hindi ma-preempt yung mga bagay-bagay. Oo, para hindi masyadong bloopers. Okay. Ikaw lang. Pobre. Ikaw yung niya naman. Ano po yun? Natin. Ano yung mga pinapanalangin mo sa isang babae? Ano lang naman eh, basic lang na. Basic! My basic! Someone that would support me and would help me. Hindi naman din kasi siya. Since tulungan din siya and someone who would compliment my strengths and my weakness. Kung saan ako weak, parang she would boost me sa ganong aspect.
At alam mo yun, someone that would always point me back to God. Ay, gusto ko yun. Kinikilig ako, sa ba't ganun? Para kung sino. Sa lahat po nanonood, comment may na lang po. Grabe naman yung mga... May na lang dyan sa panalangin. Grabe naman yung mga sinishare sa atin ni Kuya Neo at ni Ate. For sure, ang mga viewers natin ay talagang maraming napupulot sa inyo. Unang tanong pa lang yan, Ate Jamey. What more pa kaya itong second question natin para sa kanila? Okay, meron kaming inihanda okay, dito. Okay, Kuya Carl. Ang tanong dito, what are your principles or standards about manhood and womanhood that you can share with us and our viewers? Ayan. Ano po yung mga principles and standards about womanhood and manhood? Google ko po muna. Okay. Ano ba yung mga standards ninyo na kinukonsider? Diba? Maganda makita natin yan. May mga standard kayo na sinusundan. Bakit hanggang ngayon eh, single kayo? Sige, sino unang mauna? Sino yun? Nag-chat siya. Isa po sa aking mga life principles ay being a gentleman. Ladies first po muna. Di ba nag-chat kayo no? Ikaw muna, sabi mo. Sige po, standby lang muna po kami dito. Tell us po, pag-ready na po kayo. Sige, ako na. Ikaw na. Pag-ready na. Ako na. Manhood. Isa sa mga... Tuloy. Ano ba? Kinabahan ako dun ah. Ano ulit yung tanong ko para ma-repeat ko po yung tanong para masagot? Ayan. Ano yung mga principles or standards about manhood that you can share to us and our viewers? Okay. Ako, iunahin ko na kaya kayo. Okay, ako kasi isa sa mga principles ko noon ay hindi ako makikita okay with an opposite sex sa something na kaming dalawa lang. I am really parang awkward ako doon. Kaya kami ni Kuya Jan nakapagsilay kami nung engaged na kami 1 week before kami ikasal. You believe that? Wow. Ganun. Wow. Tapos every time sa car, medyo hindi ko alam eh siguro may ganun ako na principle na I would want another parang hindi naman chaperone pero I have a mentee with me or a friend with me. Na parati kong kasama kasi I really want to guard yung relationship namin. And I really want to preserve the marriage. So, kayo ba? May mga ganun ba kayong principle na mga kinoconsider ninyo? Then, okay. Leo, back to you. Back to me. Meron, okay, doon tayo sa like, na talagang parang mga non-negotiables ko or mga ganun. Okay. Una, na hindi na. Kasi dati nagpapadala ako sa pressure eh, na parang, single ka pa rin, or parang, dali, formahan mo na yan. Ibang, ngayon, yung hindi ako nagpapadala sa pressure from my friends, or basically the pressure of being single, and hindi yung kakausapin ko, or makikipag-usap ako sa isang, mag-establish ako ng communication sa isang sa babae, dahil lang, alam mo yung pilit? Kasi nga parang napipressure ka eh, na gusto mong may ma-show off kang girlfriend or may nililigawan kang girlfriend. May nililigawan kang girl sa friends mo. So, ngayon, like, okay. Parang, pinagsasabihan din ako ng mentor ko na kung wala ka talagang plano, huwag mo nang ituloy kasi masasaktan mo lang din ang tao. So, isa yon. And also, aside from being prepared, is sa akin, kailangan marunong na rin ako mag-take. Isang principle to na for me to be able to take on responsibilities, being responsible na, hindi na yung palaro-laro na lang on the side. So, yun. Gusto ko yun, Kuya Carl. Yung bago yes. Talaga yung sure na dapat, yung bago talaga sa makakonsider is you are really considering marriage with that person na. So, hindi na yung laro-laro. Saka, di ba, hindi na naman tayo bumabata, kumatanda tayo. So, bakit ka pa maglalaro? Ano nga, 3 years old? Alala ko lang din, Ate Jamey, yung mga sinasabi ng iba, yung mga testing the waters, kung magiging compatible ba or hindi. Tapos, pag hindi, hindi. Naku, yung mga testing the waters na yan. Naku. Kaya dapat pag sigurado ka, hindi pwedeng wag na lang. Ay, sige. Gusto ko yung testing the waters kasi minsan kaya ka lang magpupursue kasi may nakukuha kang hint. Paano pag wala ka nakukuha hint sa babae?
Diba? Kahit wala ka makuhang gift sa babae, basta sinabi ni Lord, you're gonna do it, you're gonna pursue that That's person. Right. Kasi alam That's mo sinabi right. ni Lord, ako grabe, ay nako, kung alam nyo lang ginawa ko kayo dyan, ay nako. Next week, pag-usapan natin yan. You're next! Ikaw naman, Ate Mitch, ano naman ang mga principles or standards mo about womanhood? Kanina ko pa inisip yung tanong eh, kasi like, malawak kasi, no? Like, ano ba, yung sagot ni Ate Jamey, yung physical kasi yun eh, yung standards mo, no? Hmm. Or, can I just answer yung standard ko bilang isang babae? Nasa nakon level dapat ng pagiging yes. babae bago yes, mo pwede. Pumasok, no, sa isang relationship? Because you can have a lot of do's and don'ts, but I wanna tell you, I've been there, that done that. Wow. Na parang nakalimutan mo yung do's and don'ts mo dahil sa emotions mo. Dahil mm-hmm. pressured ka emotionally. Kasi nga, ang punot dulo nun, wala kang maturity. Hindi ka pa matured kay Lord. So, if bago ako magpaligaw or right now, my standard as a woman, I should become secured. First, maging secured ka. Kung babae ka, bago ka pumasok, maging secured ka sa sarili mo na maganda ka, na hindi ka naiinggit yeah. sa iba, na hindi mo i-compare yung sarili mo, that you are more than enough. Kasi, pag dumating na yung right man for you, tapos selosa ka, di ba parang ang sakit sa ulo nung bagay na yon. So, you need to be secured first, na kilala mo yung sarili mo, kilala mo yung Diyos, wow. na nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. So, right. Yun. And then, of course, yung, it was S, no? Secured. Gamitin ko na lang din yung word na sustained. Alam mo yun, yung parang na-sustain ka unang-una sa finances mo, sustained ka. Gets mo na? Sustained yeah. ka mo yung sarili mo ng maayos. Tapos, ano pa ba? Yung faithfulness mo din kay Lord, alam mo yun, as in, hindi ka pababa, pataas ka. Ayan, and then of course, yung spirituality mo. Yung pangatlo, no, kung SSS. Guys, sulat niyo yan. Comment down below. SSS. By SS. Okay, so secure, sustain, and then spiritual. Spiritual ka, na parang, mahal na mahal mo si Lord. Mahal mo si Lord more than anyone. Yung prayer life mo, yung devotional life mo, sobrang okay. Yung worship life mo, sobrang okay. Ayan, and then the rest, I think the rest will follow if maayos ka bilang isang babae. Yung standards mo pagdating, yung rules mo pagdating sa date, yung rules mo pagdating sa panliligaw, magiging maayos eh kung ikaw mismo bilang babae, maayos na. Ay, gusto niyo yun? Ay! Gusto ko yun! That's all, thank you! Ano? Ate mo. Ha? Manang-manang ka sa akin. Sabihin mo. Manang-manang ate ko sa akin. Ang pangalan niya ay Jamey. Okay. Ay, wow. Ay, nag-get out 456 nating mga viewers. Hello, mga safe zone natin. Wow. Hello we po sa inyo. 456 viewers right now. Okay, Kuya Carl, I think meron ka pang susunod na question. That's why talagang nagbabaga ang mga tanong at talagang lumiliyab naman ang mga sagot ng ating mga guests ngayong gabing ito. At syempre, gaya ng sinabi mo, Ate Jamey, hindi natin palalampasin ang mga online na tanong ng ating mga ka-safe zone. Kaya naman, Kuya Niyo, uunahin na kita. Meron ditong tanong. Ayan, may nagtanong dito, Kuya Niyo. Okay. May pinagpipray na daw po ba kayo? To be honest. Ano, okay ba nasagutin niya? Or... Ayan, sige, bibigyan namin kita. Oh, gusto mo lang, huwag ka muna magsumagot, baka may mga... Pwede naman din. That's right. Basically, mahirap naman kasi magpaasa, alam mo yun. Ang tanong ay kung may pinagpe-pray na ba? Ako, nandito ako sa, nasa season ako ngayon wherein pinagpe-pray ko na i-ready na ni Lord yung heart ko to be in a relationship. Or i-prepare niya ako. Kaya parang nire-reveal niya sa akin, okay, should learn how to be responsible, how to be mature, how to handle your own emotions, how to handle
ang dami niyang nare-reveal na parang ganito pala yung ugali ko pag nag-frustrate. In terms of relationship with my friends, na parang ganito pala ako with sa parents ko, sa family ko, and sa friends. Na ganito pala ako pagdating sa mga relationships. So, surprisingly, kasi parang yun yung pinag-aasahan ko na, Lord, i-prepare mo ko sa isang to be in a relationship. So, doon yan re-reviewed. So, pero particular person, wala po. Yan. So, ayan po, narinig na ng buong sambayanan. Umami na po ang ating housemate. Wala pa po siyang pinag-prepare. Nagwawala na po ang mga nakababaihan ngayon. Alright. Papalo na lang po. Ayan, Ate Jimmy, meron naman dito nagpanong. Para naman kay Ate Mitch. Mais ka. Mais ka, sino mentor mo? Ayan, o pinag-inform sa. Ito, may question dito for Ate Mitch na nanggaling kay CZSRNS. Hindi ko alam kung paano ito i-pronounce. Okay, Ate Mitch, what should I do po if someone confessed their feelings for me but it's a no for me now? Ulitin ko po ah. Sabi niya, what should I do po, Ate Mitch, if someone confessed their feelings for me but it's a no for now? All right. So to answer that question, let me ask you first, why no? But why no, no? Una, dahil ba sa age mo? Dahil ba 13 years old ka pa lang? Or 14, bata ka pa? Kaya ka bang no? Kasi hindi mo pa right time. Or no, because you just ended a relationship? Tapos may naniligaw sa'yo? And then pangatlo, you're just not ready. Diba? Or pang-apat, hindi mo na talaga siya gusto, kaya it's a no. So, depende kasi sa situation, no? But una-una, of course, when a person confess, you should appreciate that person first na, wow, good job. Kaya mo yun. Di ba parang, wow, ang galing. Ano, parang na-appreciate ko yung pagiging honest mo and sincere mo. Thank you, ganito, ganyan. And then just be honest na hindi pa ako ready. Then tell the person, why are you not yet ready? And then, of course, I think if that person loves you, parang maintindihan naman niya kung no eh. Pero, alam mo yun, kung mahal ka talaga niya, talagang pupursue ka talaga niya, di ba? So, ikaw, may nag-pursue na sa'yo, begin to pray. Hindi dun sa taong magpo-pursue, but for yourself to be ready kung go signal na ba ni Lord na magtatanggap ka na ng mga ka-ek-eka nila. Ka-ek-eka nila. Wow. Sumakit yung ulo kung kailangan ko na white flower. Mia Carr, pwede bang puro ganito na lang tayo kung mag-proceed sa next segment? Kaya nga eh. Nag-join kami sa loan. Ang ganda nung sinabi ni Ate Mitch na, as you say no, kailangan clear ka din eh, kung talagang no, tama ba ako? As you say, gaya na sinabi ni Ate Mitch, kailangan clear din, kung no ka din sa guy, okay, sabihin mo kung bakit no, wag din paasa. Paasa. Okay? Yes. Tama. Oh. So, mga girls na nanonood, kapag no, sabihin ng maayos. Wag paasa. Asa. Guys, it's a no-no. Damn! Okay, last question, Kuya Neo from Ren. Oh, ayan. Kuya Neo. Nowadays, Kuya Neo, bakit po takot ang mga guys ma-reject? Oh! Intense. Bakit Kuya Neo, parang hot seat ko, ha? Oo nga, bakit takot ma-reject ngayon yung mga lalaki? Well, siguro nga kasi masyado na-instill sa atin ang society na pag guys nare-reject, parang kabawasan sa kanilang pagkalalaki or kabawasan sa pagiging pogi or sa pagiging astig nila. Pero, you know, for me, yun lang, doon siguro nag-uugat doon sa takot na mapahiya sa ibang tao. And for me, kung ma-reject ka, edi good. Because sometimes, you know, God, rejections are sometimes new directions from God. Come on, I like that. I like that. It's not, hindi dahil sa masama yung taong pinupursu mo na nag-reject sa'yo. It's just that, you know,
maybe may mas hinanda sa iyo si Lord na would, right. He's redirecting you to someone that would really help you and boost you as a person and would help you grow spiritually and as a man. Come on. Wow. Yun lang po. And I. It's a light bulb. Thank you. It's a light bulb. Come on. Grabe. Ay, gusto ko yun. Yung mga rejections are what? Redirections. Totoo yan. And sometimes our greatest no today might be our greatest yes in the future. Kaya hindi na tayo dapat right. nalulungkot pag may That's mga right. sinasarang pintuan ng si Lord sa buhay natin. Kasi may mas maraming magbubukas sa pintuan. Ahoy! And when Jesus right. says yes, nobody can say no. Alam mo yun? So pag nag-yes na si Lord na ito yung girl para sa'yo, ito yung guy para sa'yo, mm-hmm. May sinarado man na pintuan, may bintana na bubukas. Wow. Oh, come on. Okay. Yes. Kaya wag na wag kayong susuko. Grabe. Correct. Woo! Okay, Kuya Carl, bago tayo magpaalam, actually, ayoko pa i-end to. Pwedeng i-sacrifice na lang yung safe talks, Char. Pero any last words sa ating mga ka-safe zone? Any encouragement for them para talagang mag-prepare sila in this season bago sila manligaw or magpaligaw? Ikaw, Ate Shobe, last encouragement natin sa ating mga ka-safe zone. Ayun, so just be secured kay Lord, no? Find your identity sa creator mo, not with someone, not with your past, but find your identity in Christ. And then actively wait, no? Don't wait passively. Do something, do your work, be productive. And of course, pray. Don't forget to pray. If you know, and nafe-feel mo na season mo na hindi masama ang manalangin para sa iyong dating mm-hmm. or sa iyong future partner. And si Lord nandyan to guide all of us. That's all! Wow. Thank you. Hello. No, thank you. Thank you. Ikaw na po yan ninyo. Yun, basically, just pray. Galing. And, kailangan mag-overflow din yung love ni Lord sa atin eh, bago tayo makapag-share ng love doon sa ibang tao at doon sa pinagdadasal natin at inaantay natin, tinahanap nating partner and special someone. So, punuin muna natin yung sarili natin ng pagmamahal ni Lord para... Right. Gusto ko yun, Kuya Carl. Grabe, full of wisdom talaga ang mga guests natin ngayong gabing ito. Ako, ang dami kong take home sa ating mga guests ngayon. So, thank you po sa pag-share, okay, ng mga principles, okay, mga principles ninyo, okay? Maraming salamat. And for sure, Ate Jamey, yung mga nakasubaybay sa atin ngayong gabi ito ay talagang matutulog sila, okay, na may nakuha, na hindi lang ngayon, may nakuha sila ngayong gabi ito na dadalhin nila, hindi lang bukas, but hanggang sa mag-enter sila sa isang relationship. Correct. Mm-hmm. Kaya naman, Kuya Neo and Ate Mitch, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Grabe. Iba yung segment natin ngayon. Talagang... Totoo, Kuya Carl. Parang ayaw na lang natin matapos, tama ba? Gusto ko yun, oo. Parang pwede bang ito na lang yung segment natin for tonight? Pero grabe, ang dami kong takeaway. Isa sa mga takeaway ko yun nga yung sinabi ni Ate Mitch doon yung tatlong S, yung secured, sustained, and dapat spiritual ka. Ikaw naman, Kuya Carl, anong mga nahugot mo kay Kuya Neo? Oo, maganda din. Ako, nahugot ko sa kanya, no? Hindi masamang ma-reject. Gaya nga nang sabi niya, no? It will redirect you. Okay, hindi yan kabawasan ng pagiging lalaki mo, hindi yan kabawasan ng ego mo, pero matututo ka doon at mare-redirect ka nito bilang isang lalaki as you pursue the best and the right one for you. Ay! Gusto mo yan! Alright, so alam ko no, grabe, maraming natutunan ng ating mga viewers, but for now... Okay, ipagpatuloy muna natin yung game natin, Ate Jamey. Kasi for sure, isa din sa mga iniintay ng ating mga viewers ngayong gabi ito. Kaya naman, ibibigay ko na ang second two digits ng ating laro. So kanina, nagbigay tayo ng apat. So for sure, na-take down loss niyan. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng isa pa, ng dalawa pang numero. And that is number 4 and number 9.
Again, number 4 and number 9. 49 ba to? Bingo ba to? Char. Okay, grabe Kuya Carr. Patindi ng patindi ang usapan natin tonight. Kaya Kuya Carr, samahan mo ulit ako mamaya. Pero ngayon, pupunta na muna tayo sa isa na namang favorite segment natin, mga ka-Safe Zone. At ito ay ang ating Safe Talk. See you again later, Kuya Carr. Grabe mga ka-Safe Zone, no? Hitik na hitik yung napag-usapan natin with Kuya Neo and Ate Mitch. And let me wrap it up, okay? Let me conclude everything para ma-summarize natin at talagang maiuwi natin yung mga learnings natin for tonight. So what are our preparations? Okay, preparations bago ka manligaw or magpaligaw, practical tips. Number one is physical formation. I want you to write it down, guys. Physical formation. Yes, you heard it right. Dapat presentable tayo. Dapat mag-ayos, maging maayos, maging handa. Wow, talaga naman. At higit sa lahat, dapat mag-work out. Okay. Because men, we are protectors. So, dapat at least maganda na i-build natin ang ating mga katawan. Di ba? And of course, mga sa kababaihan naman, maganda rin, no? Na ngayon pa lang, i-form natin ang ating mga katawan. Mag-diet na tayo. And of course, hindi lang ito physical, you know, it's not just about working out, but also it's being healthy. Para mas mahaba ang buhay at mas mahabang panahon mo makakasama ang iyong future family, ang inyong future husband and wife in the future. I remember kami ni Kuya John, he really introduced to me healthy eating or healthy living. Nung naging kami, that was the start na hindi rin ako kumain ng meat. Ayan. So, dun ko natutunan na kailangan talaga maging healthy. So, ngayon, number one, physical formation. Kailangan malakas tayo, maging malakas, acquire strength, and health. Number two, mental formation. Hindi lang physical formation, pero dapat meron din tayong mental formation na napahapiwan din kanina ni Ate Mitch, no? Siyempre, dapat hindi lang dapat physical health or strength, pero dapat mentally, di ba? Stable din tayo. Diba? Acquire knowledge. Huwag humintong mag-aral. Dapat, diba? Pag nag-asawa kasi tayo, diba? Hindi mag... Ang, sana hindi lang natin usapan puro kape, diba? Mahal at ang usta kape. Diba? Ano nangyari sa kape? O, diba? Ano ba? Tumaas na ba ang kape? Diba? Ang usapan niya puro na lang kape. No, maganda yung acquire knowledge or ideas araw-araw. Kasi maniwala ka sa akin, marriage is about friendship. At magkakantuhan at magkakantuhan kayo for the rest of your lives. Diba? And whether you like it or not, eventually magtuturo ka sa mga anak mo in the future. So ang tanong, anong ituturo mo? So acquire knowledge, huwag humintong mag-aral. Payamanin ang isip. Pangatlo is emotional formation. Actually, napahapyawan din kanina ni Kuya Neo at ni Ate Shobe. No, a relationship, a marriage in the future needs emotional ready people. Kaya maganda, di ba? Let's also work out our emotions. Kailangan emotional, meron tayong emotional stability habang nagpre-prepare ngayon pa lang. So, question, where do you put your whole security on? Sa tao ba? Sa bagay? Sa pera? I want you to know that those will fail. Well, those are good things, but those will fail. Maganda ngayon pa lang, while we are getting ready, you are getting your security in the Lord. Diba? Na kay Lord pa lang, kompleto ka na. Si Lord pa lang, buo ka na. Kay Lord pa lang, masaya ka na. Ay, gusto ko yun. Diba? At kahit mag-isa ka, buo ka. Hindi yung pag dumating yung relationship mo in the future, diba? Doon ka palang magpapabuo. Tapos sasabihin mo sa boyfriend at girlfriend mo, o asawa mo, o mahal, buuin mo ako, ha? And then, ang tendency po nun is magkakaubusan lang kayo. Kaya nga, dapat maganda taong, dalawang taong buo at puno sa Diyos ang papasok sa relationship. Kaya pag nagsama sila, mag-o-overflow na lang yung love and grace na na-receive nila kay Lord. Kaya maging blessing, kaya nga eventually magiging blessing patuloy yung relationship natin or marriage natin sa iba. Alamin mo, saan ka medyo need mag-improve sa emotions mo? Matampunin ka ba? Siloso or silosa,
feeling mo ba minsan mababaw ka na lahat na lang issue sa iyo, 'di ba? Bakit hindi mo ko pinansin? Bakit mo na like yung post niya, 'di ba? Lahat na lang issue, wag naman da sana ganun. How's your patience? Lalo na pag naghihintay ka sa pila, 'di ba? How's your driving? Paano ka nakikipag-deal sa tao? Marami ka bang kaaway? Yan. Yan po ang mga need nating ma-consider sa emotional formation. Ideal kasi natin, 'di ba, dapat si Lord, hindi lang tayo dapat nakabase lang sa ating emotions. Number four is financial formation. 'Di ba? Hindi, 'di ba, kasi totoo lang ang love, ang marriage is hindi lang siya love. Totoo lang, pag pumasok ka sa relationship, gastos agad 'yan. Kasi man, of course, magde-date kayo, mandilibre ka, tapos ihalo na. Okay, lalo na sa kasal. Isang malaking gastos yan. And actually, ang love, hindi naman siya nakakabili ng bigas. But of course, hindi din naman kailangan mayaman na mayaman. At least lang you are financially responsible and stable. Okay, again, hindi naman kailangan mayaman na mayaman, pero at least you are financially responsible and stable. Diba? Kaya maganda, ngayon pa lang, dapat mapagkakatiwalaan na tayo sa pera. Mag-save ka at maganda rin, makapag-invest ka for your future family. And number five, and the last, ito na, matatapos na ako, spiritual formation. Ito ang pinaka-importante, diba, your spiritual formation. This is your view on God. This is the status of your heart. Diba? With regards to your relationship with God. Man, alam mo ba that we are the leaders of our future family? And ang tanong, how do you what? So, paano ka nagpapalid kay Lord? And women, alam mo ba that we are future prayer warriors of our family? Kaya maganda ngayon pa lang, diba, nagpe-prepare na tayo. And how can we lead if we are not first led by God? So, hindi ba maganda na women na ang asawa din natin ay dikit kay Lord? At ang lalaki din, di ba maganda na ang spouse natin is dikit kay Lord? Kaya habang nasa preparation stage tayo, this is the perfect time to go deeper with our understanding to the Word. Lalim sa relationships sa Kanya. Because soon, you will also impart that to your family and to the next generation. That's it! I think maganda na summarize natin yon. Please take down notes. And before anything else, I would like to pray for you. Let's close our eyes and let the Lord ready you or prepare you for your future relationship o bago ka pumasok sa courtship or even marriage. Lord, today, Lord God, you see each viewers tonight. And it's not an accident, Lord God, that they are here. Dami mga hadlang kanina, pero totoo nga, Lord God, na walang hadlang sa'yo. And I pray tonight, God, I pray that give us a heart that is ready to be formed. Give us a heart that's willing, Lord God, to change. And dami-dami pa pala namin, Lord God, preparation, Panginoon, na maaari namin pagdaanan bago kami mag-consider or bago kami pumasok sa relationship or courtship. But I pray tonight that give each viewers, Lord God, the strength, Lord God, na magpabago pa sa'yo. Ready them, God. Ready them physically. Lord, ready them, Lord God, financially. Ready them, Lord God, also emotionally. Ready them, Lord God, spiritually. Lord, ready them, Panginoon, sa mga possible, Panginoon, na pwedeng nangyari. And also, ready them mentally. Lord, hindi biro lahat ng ito, but it is all by your grace na makakaya namin ang lahat ng ito. Lord, we are seeing men and women rising up tonight to be formed by you before entering courtship. We thank you, we love you, we praise you, God, in Jesus' name, and everybody say, Amen! Woo! Grabe naman yon, mga ka-save zone. Grabe, alam ko, marami tayong natutunan during our safe talks. Tama ba yon? Ayan. But, wait, maiba ko ah, for the continuation of our game. Para makompleto ang cell number na ating patawagan mamaya sa end ng ating Facebook Live, ito na, ang susunod na number ay 0. Yes, you heard it right. 0. 0 ang susunod na numero. And wait, there's more. Dahil tonight, meron tayo ulit mga ates bago tayo mag-end.
na makakasama natin that will give us encouragement. Hello, Ate May and Ate Jemita. This time is for our Sunday encouragement. Hello, Ate May. Hello, Ate Jemita. Hello, mga ka-Save Zone. Hello, guys. Hello, we are here again to give you encouragement. Hi, I'm your Ate May, and I'm with Ate Jemita. We are here to release a word that we have received when we are seeking the Lord in our prayer and quiet time with Him. Hindi po ito hula-hula, but we believe that the Lord has something to say to us. He wants to strengthen, to encourage, and to comfort us. Yeah. So let's start with me. So mukhang naglag si, ano, si Ate Mian. So again, I'm Ate Jemita. So now, God impressed to me this 4 days ago about the story of Rachel and Jacob. So this story is about how Jacob worked for 14 years to get Rachel his wife. So we all know that his uncle deceived him na instead of Rachel, binigay ni Laban ay yung panganay na anak mo si Leila. So which is, sabi ni Laban, is part of their custom. So that's why si Jacob nag-work siya for another 7 years to get Rachel. A total of 14 years of waiting. So let me just give you this verse in Genesis 29 verse 9. So while he was still talking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherd. So in this verse po, Rachel is taking care of her sheep, for she was a shepherd. So masipag pong babae si Rachel dahil galing po siya sa family na herdsman. So I just want to encourage the single woman right here. Now, God wants you to know that if Rachel is busy doing her job as a shepherd, now God wants you to take care of yourself. So you don't need to rush things and chase relationships because God loves you and He values you as a woman. So all you need to do is wait and let a man pursue you and work for you because you are worth pursuing for. So another verse in Genesis 29 verse 18, Jacob was in love with Rachel and said, "I'll work for you 7 years in return. So for your younger daughter, Rachel." So men, kausapin ko ang mga kalalakihan ko. God impressed to me that He wants to realign yourself to Him again. And He wants you to go back to your real identity. So be like Jacob. He only loves Rachel and pursues only one woman. And in Genesis 29 verse 20, so Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. So God wants you to realize this verse po, that waiting and pursuing is like a few days for the man who truly waiting. And like Jacob po, for him, waiting is like a few days, and that's how love created. God says, na pursue, realign yourself to me. Because to me, there's no rushing, but always loving. And last, let God bring you to the right woman. And one day, ibibigay na din ng Lord sa'yo ang Rachel mo. And women, one day, you will realize that your Jacob is right in front of you. Just wait and take care of yourself. And God is bringing you back to your original identity. So wag madaling mag-say yes sa lalaki. Wag madala ng peer pressure. Just do your work and let God do the rest. So God bless everyone. So receive the word of the Lord. Amen. So let me just pray for everybody na nanonood po ngayon. Okay, so let's pray.
Heavenly Father, we thank you for this night, Lord. Marami kaming natutunan about waiting, Lord. So, Lord, we pray na, Lord, lahat po kami, magtututo kami paano maghintay ng tama. Like what you impressed on me, Lord God, that waiting is like a few days para sa mga taong totoong naghihintay, Panginoon. Lord, I pray, Lord, lahat ng mga viewers namin, Lord, you will bless them, Father God. Lord, I pray na i-heal mo pa yung mga puso nilang nasaktan. And Lord, they will truly, Lord God, wait for the right time, Lord God. And Lord, just protect them, Lord God. Protect their heart, Lord God. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Amen! Thank you, Ate Jenica, for that powerful encouragement. We are so blessed! That's right. Thank you so much. For sure, lahat ng nanood sa atin, lahat ng nakasubaybay ng segment natin na ito ay talagang na-encourage sila. Ako na-encourage ako. Thank you so much for that word, Ate Jemica. Alright. And of course, Ate Kuya Carl. Oo, may continuation ka ba ng game? That's right. Oo, kasi ito, grabe talagang gustong-gusto na natin ipabigay yung prize natin ngayong gabi at kinakailangan ninyong abangan. At para sa continuation ng ating laro, magbibigay ulit ako ng dalawang numero. So, nakakailangan tayo. Apat kanina, dalawa, at nagbigay ka kanina. I think nagbigay ka na sa kanina, Ate Jamey. Okay. At ngayon naman ay magbibigay ako ng dalawa. And that is number 6 and number 4. Again, wow. Number 6 and number 4. 64. Take note. Correct, Kuya Carl. Salamat again, Ate Jemica, for that powerful encouragement. Pero bago tayo matapos, syempre, Kuya Carl, magbabasa pa tayo ng mga comments. Yes! Mga comments. Shout-out sa ating mga ka-safe zoners. Ayan. Wait lang, Young Movers from Christ Davao. Hello sa mga taga Davao nating mga ka-safe zone dyan. Ayan, shout out ko lang din yung kaibigan ko na nanonood ngayon from Iligan. Hi, Kuya LB, na nagsubaybay sa atin ngayon. Wow, hello, ito. Beshi. Ito naman si John Guzman. Meron din dito nag-comment, Ate Jamey. Oh. Ano yun? Go ahead, Ate Jamey. Sabi ni John Guzman, hello naman daw. Sige, from Caloocan. Siya ay from Caloocan. So, hello mga taga Caloocan. Hello po sa inyong lahat. And hi din kay Ate Christine Bernadette na nakatutok din sa atin ngayong gabi. Hello po sa iyo, Ate Christine Bernadette. Ayan, at nag-comment dito. Sabi niya, let's pray for our future husband, not just jowa mga sis. Gusto mo yun sa mga viewers natin. Pray gusto for future husband, not just jowa. Iti-take note yan ng mga viewers natin, Ate Christine Legaspi. dapat na tayo, marriage yung goal natin, hindi lang for temporary ano lang relationship. Te, tama yan. Ito naman, meron pa ba? That's right, grabe. Okay, hello din sa ating mga taga Life Giver Elliptical. Hello, miss na namin kayo dyan. Mabuhay ang mga life givers. Ayan, I think okay na tayo, Kuya Carl. Ayan, meron din nanonood na meron din sumusubaybay sa atin from Cebu. Last na to, si Ate Shermie. Hello from Cebu. And hello. Ate Kim from Antipolo. Hello mga taga Cebu at Antipolo. Ayan, thank you so much po sa lahat. Okay, na nag-comment, nag-share ng kanilang learning, sumubaybay sa amin simula kanina. Kahit nagkaroon tayo ng konting problema, nandyan kayo, kumapit kayo sa amin hanggang sa dulo. Kaya po, maraming salamat mga ka-safe zone. Thank you sa inyo. At dahil sinamahan niyo kami hanggang dulo, meron kami ito na ha, ang last digit number na tatawagan niyo para manalo kayo ng 200 pesos load. To complete our numbers, Kuya Carl, for tonight, iduduktong po na dalawang numero. 8 and 9. Tama kayo, 8 and 9. Come on, tumawag na po kayo para manalo tonight. At dahil lang, okay, at hindi lang po yun, Kuya Carla, hindi lang sila mananalo ng 200 peso load, ha?
Dahil alam nyo ba, okay, na madami din tayong natutunan tonight and we want to hear your learnings. Kaya naman, i-post nyo ang inyong sa inyong mga timeline, ang inyong mga quotable quotes o mga matitinding na quotes nyo. Yes. Matitinding mga nahugot nyo for tonight. At gamitin ninyo ang ating official hashtag SaveZoneTakeaway and hashtag SundaySaveZone. Again, ulitin ko yan ha. Hashtag SaveZoneTakeaway and hashtag SundaySaveZone. Dahil this week, eto na, mamimigay na naman tayo ng another Seeker t-shirt. Wow, bongga. Wow, grabe naman pala ang mga handa ng ating... isa pa, 200 peso low, guys. And there's more. Wow, grabe so, na talaga. Dalawa ang mananalo pala ng ating 200 peso load. Yung unang tatawag at yung may magandang take away. Kaya naman mga kasisob, i-share nyo na yan sa amin. Grabe, correct. Ang ganda ng mga prices natin this week. Talagang mahuhumaling ang mga ating netizen na makitambay sa ating tuwing linggo ng gabi dito sa ating Safe Zone segments. Correct. Kuya Kai, I just want to thank you for your time tonight. Of maraming course. Maraming salamat. Na-enjoy mo ba ang pag-host sa ating Safe Zone TV? Sobra, sobra. Sobra ako nag-enjoy at sobra din ako maraming natutunan sa ating guest. Again, thank you Kuya Nio and Ate Mitch for sharing those learnings. Grabe, hindi niya alam kung sino ang nag- impact, na-impactan ninyo ng mga tinuro at sinanin niya sa amin. Again, maraming salamat po okay, sa inyong lahat na tumambay sa atin dito. Okay, and don't forget to invite next week. Correct, Kuya Carl. We appreciate you again, Kuya Carl. And nga pala, guys, single to si Kuya Carl, ha? So, kumain-mind. Comment-mind. Binenta yung sarili. Binenta. Okay, thank you again, mga ka-Safe Zone. And I think yes, that's it for tonight. See you again next Sunday dito sa Safe Zone. Ang ating Sweet Sunday Tambayan, every Sunday of course, kung saan feeling safe ka. See you next week! See you next week! Bye! Bye.